Hello everyone and welcome back to my channel. And for today's video, ay kukulayan natin yung hair ko. So last na nag-color ako ng hair is 3 months ago, before pa mag-lockdown. So ang ginamit kong hair color is itong Revlon in the shade of Ultra Light Ash Blend. So ayan siya. Nabili ko to sa Amazon ng $3 for $10. So yung dalawa ginamit ko before and ito igagamit natin para i-touch up yung roots ko kasi ayan, worse na siya, ang haba na niya. So most of the time, ako lang talaga yung nagkukulay ng buhok ko. DIY lang talaga siya. Yung last video ko, meron na siyang 6K views, I think. Thank you nga pala sa mga nanood. So, ayan yun. DIY hair color lang din yun. Yan yung nasa Japan pa ako yun. So, i-check natin kung ano yung laman sa loob. So, sa loob, merong cream color developer. So, ito yun. Merong ammonia-free colorant and conditioner at yung plastic gloves na gagamitin natin para kulayan yung hair natin. So, imimix mo lang siya dito. Isa lang yung gagamitin ko ngayon kasi makulay pa naman yung buhok ko. Yung itatouch up ko lang yung itaas. So, I think enough na yung isa. And gusto ko yung kulay niya kasi simula nung kahit ng bata pa ako, talagang dream ko yung Barbie hair. Barbie blonde hair. So, yan. Yan yung palagi natin ina-achieve. So, shake-shake mo lang siya. And wala akong mga hairbrush na ginagamit na specific for hair coloring. Kung ano lang yung sa kulay ko dyan, yun lang yung ginagamit ko. At binababad ko siya sa hair ko ng 30 minutes to 1 hour. Kasi gusto ko kulay na kulay. Ating gloves. So, susot ko lang yung gloves and then usually yung ginagawa ko kapag nagkukulay ako ng hair ko, parang sinashampoo ko lang siya kasi hindi naman ako professional. Hindi ko na siya hinahati-hati, ganun. Mag-isa lang naman kasi ako laging gumagawa ng buhok ko. Unless nasa Pinas ako kasi kapag nasa Pinas ako, nagpapakulay talaga ako sa salon dahil mura lang yung kulay doon. Pag nasa ibang bansa ako, hindi. DIY lang. Tipid-tipid yun, diba? Tayo. So, ang ginagawa ko is nilalagay ko lang siya dito sa kamay ko since naka-gloves naman tayo. Tsaka ako ipapahid dun sa buhok. So, ngayon ang kukulayan ko is simula dito sa itim hanggang dito sa nag-iba yung kulay. Yun yung priority natin. Ang bango niya in fairness. Ang may mamahaling salon. Baka tanungin nyo kung nag-bleach ba ako ng hair? Hindi ako nag-bleach ng hair. Pero palagi lang ako nagkukulay na ang pinipili kong color is ash blonde or blonde. Pero hindi ko po binibleach yung buhok ko kasi mas madadamage kapag binbleach ko. And kung gusto nyo malaman kung ano ba yung mga ginagamit ko sa buhok ko na hair care treatment. Actually, wala rin. Ang ginagamit ko lang is conditioner. And hindi ako everyday gumagamit ng shampoo. So, sa isang linggo, talagang beses lang ako nagsha-shampoo. Pero araw-araw akong naliligo. Binabalawang ko lang siyang maigi ng tubig and conditioner. So, yun. Kung makikita nyo naman, super kapal ng buhok ko. Diba? So, yan. And mamaya, kukulay na yan ng todo. Since ito naman yung priority ko kasi ganyan yung hiwa ng buhok ko.
Sasukulin ko naman siya. Pag ganyan. And then lalagyan ko lahat sa harap. Kung yung buhok nyo kasing kapal ng buhok at kasing haba ng buhok at gusto nyo kulayan yung buong buhok nyo, kailangan nyo ng dalawang box. Meron kang touch up lang naman kagaya ng ginagawa mo ngayon. Enough na yung isang box. And huwag nyo din ito gawin every month. Siguro every 3 months, it's okay. So, ganyan lang. Ang way ko ng pagkukulay ko ng hair. Dami pa siyang laman. And uubusin natin siya. Para walang masayang. And yung ginagawa ko sa pinaka-pinaka last drop. Or laman nito. Nilalagay ko siya sa kilay ko. Pero ini-stay ko lang siya sa kilay ko na not more than 10 minutes. So, buka ka ng cotton buds. Pangkulay and then ganyan. Tingnan nyo, nagbabago na yung kulay, diba? Mabilis na. After 10 minutes, tatanggalin ko na itong sa kilay ko. And then yung hair ko, siguro 30 minutes. After 30 minutes, tatanggalin ko na siya. Tapon na natin itong mga ito. And then, I'll get back to you guys kapag babandawan ko na siya or kapag napatuyo ko na para makita niyo yung before and after natin. So, yeah. Ang dami na na. So yeah, I'll get back to you guys kapag nabanlawan ko na to and tingnan natin yung result. So ayan, update ko lang kayo. 5 minutes na yung nakalipas and nakita nyo naman, nagla-lighten na yung hair natin, pati yung kilay natin. So itong nasa kilay ko, malapit ko na siya matanggalin. Siguro mga 2 to 3 minutes na lang and then tatanggalin ko na siya. So ayan na nga guys, tapos na akong maligo and ito na yung resulta na ating hair color. So, binlower ko lang siya onte and then medyo basa-basa pa siya. Pero, maganda na ulit. Naretouch ko na yung roots ko and buhay na ulit yung kulay niya. So, yeah. That's it. For $10, 3 boxes of Revlon. Ash blend yung ano niya, shade niya. And, yeah, this is what you get for DIY hair color. So, if you guys enjoy this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you for watching.